So gaano siya katagal, sir, yung bagong pinalit mo na yan? Abutin siya ng mga ilang taon? Mga ano, dalawa. Dalawang taon lang? Oo. Ipon kasi din sa ano mo. Ha? Gamit. So yun na yung pinakamahabang ano niya, buhay? Ay, hindi na. Pwede rin yung umabot ng tatlo. Ayan, so tinanong ko si sir kung gaano ba katagal yung bagong sinalpak nila na shock absorber. Ang sabi niya ay nasa dalawang taon daw. 2 to 3 years. Depende rin sa paggamit at pag-iingat, mga idol. Magandang umaga sa inyong lahat, mga idol, at welcome muli sa akin channel. Siya nga pala, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat, mga idol. At siya nga pala, pasensya na kayo nito mga nakarang araw. Medyo natagalan tayo na mag-upload na ating bagong video dahil medyo busy lang tayo sa ating work, mga idol. At yun nga, matatanda natin, mga idol, nung pinakahuli nating video ay pinakita at sinare ko sa inyo yung ating pagpatsinsuel na itong ating service na Toyota Innova. At minabuti na rin natin na pinalinis natin yung ating mga preno at pinapalitan na rin natin yung ating mga brake pads sa harapan. At doon nga, mga idol, sa pagtanggal ng mga gulong natin sa harapan, nakita natin doon, napansin natin na medyo kalbo na at pudpud na yung ating mga gulong sa harapan, kaya kailangan ng palitan. Okay, so ngayon, mga idol, March 16, 2023 ay naka-schedule na tayo na magpapalit ng ating bagong mga gulong sa harapan. So kaya tayo nandito, mga idol, ngayon sa isang tindahan ng gulong dito sa Kapitulyo, Pasig, to, mga idol. Itong New Capitol Tire Trading, mga idol, yan ipakita ko sa inyo. Yan, New Capitol Tire Trading Corporation, mga idol. So sarado pa sila. So dito tayo ngayon. Pasensya na kayo, hindi maayos na pagkaano ng camera, mga idol. Okay, so nandito tayo ngayon, pumunta, mga idol, dahil ito yun ang isa sa pinakamalapit na tindahan ng gulong dito sa aming opisina, mga idol. Kaya tayo dito ngayon pumunta at dito tayo bibili at magpapalit ng ating mga gulong sa unahan, mga idol. Yun nga, sarado pa sila, mga idol, dahil maaga pa. Nasa Las City pasado pa lang, mga idol. So sarado pa sila, baka mga alas 8 pa to sila magbubukas. Antayin natin na magbukas ng mga idol. Inagahan lang natin ngayon na pumunta dito, mga idol, kasi color coding ako ngayon. So para maiwasan natin na mahuli siyempre sa daan, ay inagahan na natin na pumunta dito sa lugar na to, mga idol, sa establishmento na to, para mapalitan na yung mga bagong gulong, mapalitan na nang mga bagong gulong yung mga gulong natin sa unahan. Okay, so ayun, mga idol, update ko kayo maya-maya pagka bukas nito at sasalang na tayo para makapagpalit na tayo ng bago natin mga gulong. 1 hour later. Pasimple muna tayo dito, mga idol, para may update ko kasi maingay doon sa loob. So dito lang muna tayo sa gilid ng shop nila para may update ko kayo, mga idol. Okay na, so nakapitan na siya ng bagong dalawang gulong, mga idol, sa harap. Subalit, nakita natin, napansin natin doon sa dalawang gulong na luma na tinanggal nung pinalitan ng bagong, mga idol, ay hindi pantay yung kain, hindi pantay yung pagkapudpud ng dalawang gulong natin sa harap. So kailangan siya pa ipa-camber alignment, mga idol.
At kailangan ma-check siya ng kanilang mekaniko. Malalaman ngayon pagka tinaas yan doon sa lifter nila at ma-check ng kanilang mekaniko kung anong dahilan ng hindi pantay yung kain ng dalawang gulong natin. Okay, so update ko rin kayo maya-maya mga idol. Okay, tara, samahan nyo ako mga idol. Let's go. Okay, so mga idol, na-check na ng mekanik nila dito sa Goodyear. At may tama yung shock absorber. Shock absorber ng service natin. So kailangan palitan yung shock absorber. At yung tire rod din. Tapos ball joint. Upper ball joint. Yun yung papalitan mga idol. Bago siya i-align at i-camber. So kailangan siyang palitan muna ng shock absorber, ng ball joint, upper ball joint, rack end, at saka tie rod. Okay? So, ayan si sir. Ayan mga idol, ang papalitan ngayon nila ay itong shock absorber, ito yung luma na tinanggal nila, yun yung papalitan ng bago. So ito naman yung bago na ipapalit na shock absorber. So kasalukuyan ngayon inaalis ni sir, kinocompress niya yung spring coil yan sir, no? No. Yung spring coil para matanggal yung shock absorber. Okay, so ito yung mga ibang pampapalitan. Itong upper ball joint, ito. Ayan. Ito, papalitan to. Kaliwat kanan yan, pareho mga idol. Pati yung shock absorber, kaliwat kanan yan, parehas. Itong tie rod, at saka itong rack end. Yun yung mga papalitan mga idol. Kinabit na po ni Sir Mekaniko yung bagong shock absorber. Anong pangalan mo, sir? Ninyo. Ninyo? Oh, shout out sa iyo, Sir Ninyo. Ito yung bigating mekaniko dito sa Goodyear mga idol. Si Sir Ninyo. Hello.
Ayan na po, ginabit na niya yung bagong shock absorber. Yung buong assembly ng shock. So, ang ginagawa ni Sir Mekaniko ay kinukompress niya yung spring coil para matanggal yung shock absorber sa loob. So, ganyan po ang proseso niyan, mga idol. Ayan, tanggal na yung lumang shock absorber. Tapos salpak naman ngayon yung bago. So yan po yung bago. So gaano siya katagal, sir, yung bagong pinalit mo na yan? Abutin siya ng mga ilang taon? Mga dalawa. Dalawang taon lang? Oo. Ipon kasi din sa Ha? Gamit. So yun na yung pinakamahabang niya buhay? Ay, hindi na. Pwede rin yung umabot ng tatlo. Ayan, so tinanong ko si sir kung gaano ba katagal yung bagong sinalpak nila na shock absorber. Ang sabi niya ay nasa dalawang taon daw. 2 to 3 years. Depende rin sa paggamit at pag-iingat, mga idol. So itong mga na to, sir, hindi nakasali sa ano? Ha? Mas maganda. Patang dalawa lang yan. Sumobra lang sa box. Tama na lang doon saan luma, sir. Oo. Dito sana. Yung so ito yung pinagpalitan. Ito yung pinagpalitan na luma. Oo. Luma na shock absorber. Saka yung si... Saan ba yun siya dapat? Ha? Saan siya dapat? Yan yung mga na yan. Dito, no? Dito. Ah, okay. So, hindi mas na siya... Mas maganda yung nito. Ha? Mas maganda yung luma. Oh, yung original. Oh. Ah, kasi hindi mo na kasama tinanggal, no? Siya, sira. Oh. Ah, okay. Saka kasi yun, iba kasing, kasi original 'yon. Oo. So ito siyang kinabit, sir. Ano to siya? Anong tawag niya? Yung
yung kinabit na itong bagong shock absorber. Japan din naman to. Ah, Japan din naman. Oh, kaya ba? Ah, okay. So original Japan din siya. Oo. Oh. Ah, okay. Sige, ayan mga idol, nagiging makulit tayo kay Sir. Sir Mekaniko, para mayroon din tayong idea. Malaman din natin. Para kayo mismo rin mga idol, magka-idea rin kayo. Na yun nga, pagka hindi pantay yung kain ng gulong nyo, hindi pantay yung putput na ang gulong nyo, ay ito yung mga posible na may tama yung shock absorber nyo, may tama yung tie rod nyo, yung rack end, mga ball joint, yun yung kadalasan sir, no? So hindi rin nila i-align, hindi nila i-kakamber pagka hindi maayos yun, yung mga parts na yan. Okay? Kasi sayang lang din ang bayad ninyo at hindi rin babalik sa maayos at sa katinuan kapag hindi napalitan at na-fix yung dapat palitan. Ganun po yun mga idol. So ngayon, kinabit na ni Sir Mekaniko, ni Sir Ninyo, yung bagong shock assembly. Ayan. So ito naman ay sa kanan na kanang part to ng service natin mga idol. Kinakabit na rin ni Sir Ninyo yung buong shock assembly. So yan na po mga idol yung bagong rack end at saka tie rod. Bagong tie rod. Yun naman yung bagong rack end. Kinabit ni sir na yan. So yan yung bagong rack end mga idol.
Dito naman ay dito sa kanang bahagi na Rakpin, mga idol. Kinabit na ni Sir Ninyo yung bago. Yan yung tie rod. Upper ball joint tinanggal ni Sir Ninyo. Para mapalitan na ang bago. Tanggal na yung luma. At kaya naman yung bago na ipapalit. So, ganun din yan, sir? Mga 2 to 3 years din? Oo. Well, guys, medyo tumatagal, mga 4 na. Ah, oh, okay. So, yan mga idol, tinanong natin si Sir Ninyo kung gaano ba katagal ang buhay ng bagong kinabit na ball joint. Ang sabi niya ay nasa 3 to 4 years. Mga ganon, sir. 4 years. So, depende na rin yun sa paggamit at sa mga karga kung gaano kabigat.
matapos po. Ha? Lapit na matapos. Mabilis lang, no? Oo. Tapos, align mo man. Oo, go. Idol, nakabit na nila yung mga pisa na dapat palitan, yung shock absorber, upper ball joint, rack end, tie rod, at na-fix na nila. Yan, kinabit na nila yung gulong para i-align naman, mga idol.
Okay, so dadali naman natin dito sa kabila para doon naman siya ipakambera at ipalay, mga idol. Okay, so mga idol, dito naman tayo sa pwesto ng kung saan ialay nila ni sir, kakamber yung mga gulong ng ating service. So yan yung babasa ngayon, yung computer. So yan, ina-adjust na nila ni sir, mga idol. Adjust yung camber, sir, ha? Camber. Yung mga nakakabit sa gulong, sir, anong tawag sa machine na yan? Heads. Aparato na yan, ha? Heads. 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 Kaya yung nagdidetect kung okay ba yung gulong, no? Yan mga idol, ito yung camber section, camber and alignment section nila, mga idol, dito sa Goodyear. So ngayon ay kasalukuyan na kinakamber ni sir. Ina-adjust niyo yung dapat na i-adjust.
Yan yung kanina. Ito yung una. Ito yung ngayon na. Ito yung una natin in-adjust eh. Ah, so 00 na siya? Okay, 00 na yung point. Tapos yung camber niya parehas na kayo. Oh, so ito nung hindi pa siya na-camber. Yan yun. Yan, yan. Yan ito yun. Yung result. Ah, yun yung nakita. Yan yung before, sir. Tapos ngayon, na okay na siya. Apo, yan na po yung after. Oh, after na. 00 na. Yan. So ito yung kanina, mga idol, yung hindi pa siya na-camber. Before, bago camber. Tapos ito yung result after makamber. 00 na. Okay. So yan, inalis na nila ni sir yung head. So mga idol, bago tayo umalis dito sa office nila ni ma'am sa Goodyear, isama na natin sa pag-shoutout yung magaganda nilang cashier dito, mga idol. Sa si Ma'am Jackie, yan, nilumamay. Tapos si Ma'am Tina, yan, yung mga magaganda na yan, mga idol. Okay. Subscribe niyo ako, Ma'am, ha? thank you so much sa inyo, Ma'am Jackie and Ma'am Tina. So, okay na, mga idol. Tapos na. Palitan na ng bagong gulong, napalitan na ng shock absorber, upper ball joint, tie rod, and rack end, at tapos na rin ang camber alignment, mga idol. Okay? So, maraming salamat. Shout out sa inyo, sir. Sir Biray. Ayan, Sir Biray. Si Sir Rowell. Si Sir Nino at ang lahat-lahat. Lahat-lahat na mga kasama nyo para makasiyate dito sa Goodyear, mga idol. Okay, God bless you lahat. Bye-bye. Until next vlog, mga idol. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.